Hi mga karagrag! Welcome back to my vlog. Isang napakapula at napakagandang umaga sa inyong lahat mula dito sa Doha, Qatar. Oy! Manglibak na naman ta mga chismosa. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na para happy-happy lang yung ano, pagiging maritis natin with purpose, with a heart. Charot! Diba? So ito na nga mga karagrag, pula talaga si Kuragan today dahil nako, dapat nga ba tayong kabahan sa pagbabalik ng Indonesia sa darating na 71 edition ng Miss Universe. Tama ba yung ano ko, English ko? 71 first. Basta, kanag itong 71, then ST. Saan mo pagbasa, ana? Nagbinugo na po si Kuragan. Uy, at least napakatotoo ako ha. Hirap ako sa English. So, ito. At ito na nga mga karagkarag. So nagsimula na ang screening sa Putri Indonesia 2022. Muli silang magbabalik sa Miss Universe stage sa taong to. At handa na silang makikipagbardugan sa Miss Universe next edition, di ba? So ngayong taon na to, nakita ko yung mga pa-screening nila na trending siya sa social media sa kanilang mga beauty pageant pages. At ang masasabi ko lang, dapat nga ba tayong kabahan sa mga nakikita natin sa mga kandidatang nag-apply para sa Miss Putri Indonesia 2022? Para sa akin, okay lang. Hindi masyado akong kinilig sa mga nakikita ko mga kandidatang nag-apply para sa Miss Putri Indonesia 2022. Maganda naman, ando naman yung beauty, pero parang normal lang sa akin yung beauty nila. At kayang-kayang labanan ng ano ba. Parang normal lang talaga siya sa akin. Kung sa Bisaya pa, wala ko tungking hubag-hubag. O, ganon. Pero meron ako mga kandidata sa nagpa-screening na gustong-gusto ko rin at type ko yung mga beauty nila na masasabi ko at matatawag ko malakas na frontrunner sa taong to sa Miss Putri Indonesia 2022. Walang iba kundi yung mga nakita nyo sa larawan, sa background ng vlog kong to. Sila yung tatlo na masasabi kong, oy, parang ito yung pabor sa akin na pwede ilaban yung half Pakistan sa Miss Universe at yung mala Barbie din yung face lock ng isa. Pwede siya sa Miss International at yung isa na matangkad, na bubbly yung personality niya. Sino si Jazz ba yung pangalan niya? Oh? Pwede din siya sa Miss Supranational, di ba? So silang tatlo yung nakikita ko may laban para sa taong to sa Miss Putri Indonesia 2022 na masasabi kong okay lang, pwede silang ipadala sa Miss sa International pageant, pero yung masasabi kong winning aura talaga nila na dapat ba tayong ano, ma-stress, dapat ba tayong kabahan na ba sila yung mahigpit nating kalaban pagdating sa agawan sa corona or sa placement. Para sa akin, okay lang. Pero hintayin natin kung sila nga yung manalo at abangan natin yung magiging transformation niya, transformation nila. Kasi ma-beauty naman ang tatlong to na sa nakikita ko sa mga pa-screening na mga kandidata. At pero wala lang yung kutugkig hubag-hubag. Murag dili. Kung siguro kung meron silang ala Miss Paraguay, ala Nadia Ferreira ba na beauty na i-ano nila na ko, doon talaga ako na, alam, uy, kakulbaan nila sa ilang pag-comeback, uy, sa Miss Universe. Pero, okay lang naman, meron naman silang ano, malakas na pambato sa taong to kung itong tatlo ang manalo sa kanilang Miss Putri Indonesia 2022. So, relax lang. Parang relax. Ay, okay ra. Madalarag ko hit na eh. Diba? Hunana lang ang figura. Pero mas stress tayo kasi pag magsimula na at may pambato na sila, nako, makikipagbakbakan na naman yan sa ano, sa ating mga papaglan, di ba? So, hintayin na lang natin kung makatama ako sa mga pahula ko sa mga front runner nila na beat ko para sa Miss Putri Indonesia. At wala eh, wala dyan ko gigitik. Sa kuan ba? So, inaabangan ko ang sa Miss Universe Thailand. Yun, kung may malakas ba din silang mga kandidata doon na magpa-screening sa Miss Universe Thailand 2022. At excited ako at lalo din sa Nepal, di ba? Kasi alam naman natin sa Nepal at sa Vietnam, sa mga Asian ano country natin, inaabangan ko kung sino yung mga kandidata nila. So far, maingay pa sa ngayon, maingay pa ang taga Milky Way ang Miss Putri Indonesia 2022. Sana ano, makapagpadala sila ng kandidata na naayon talaga yung beauty sa pageant na sasalihan nila. Kasi last year, di ba, sayang yung si ano,
si Jihani na nilaban nila sa Supra na pwede ilaban sana sa Miss Universe. Sana itong half Pakistani na ano nila, pambato nila na sana ilaban talaga nila sa Miss Universe. Baka ilaban na naman nila ito sa Miss Supra, tapos yung Barbiehan, yung face lock, ilaban nila sa ano, Miss Supra National, at tapos yung itong matangkad na si Jazz, ilaban nila sa Miss Universe. Ganun, hindi kasi nila alam kung paano yung taste ng ano eh. Yung hindi nila makuha yung tamang timpla sa mga international pageant, kaya ang hirap nila makakusungkit ng corona. Sana sa taong to matarget ng ano, Miss Putri Indonesia talaga yung kandidatang swak yung beauty sa pageant na ilalaban nila, di ba? So excited ako sa kung sino yung ano tatanghaling Miss Putri Indonesia 2022. At to, yan ang mga karagrag maiksing vlog lang talaga to. Nirequesto ng kaibigan ko kung ano yung magiging reaction ko sa Miss Putri Indonesia 2022 sa screening na nagaganap. Para sa akin, kalma lang si Kuragan. At ano ang masasabi ninyo? Dapat ba kayong kabahan sa mga sa pagbabalik ng Miss Putri Indonesia 2022 at base sa mga picture na nakikita ninyo, sang ayon ba kayo sa napili ko na mga front runner para sa corona ng Miss Putri Indonesia 2022? Mag-ingay tayo sa comment section. At kung bago ka pa lang sa channel ko at kung mahilig ka sa pang-good vibes na reaction video sa beauty pageant, don't forget to like and subscribe my channel, Kuragan Karag, ang babaeng lagi nagkaragkarag. And see you in my next vlog. Bye-bye!